way ko pabalik. Ipakita ko na lang sa inyo yung way ko pabalik. So, 3:30 pa lang ng hapon, pero mukhang 6 PM na. Gawa nga ng itong ulan. When in fact, kanina sobrang init nang umalis tayo. Tapos ngayon, ito na yung ano natin, maabutan natin. So, ganun talaga. Napaka... Hindi mo masabi yung weather, pero it's alright. Sana yan lang. Be sure lang na pagka uwi nyo, halimbawa kung malapit lang naman, tapos kayo ay naulanan, sige, pasok. Magbanlaw para at least naiwasan natin yung sakit. Kanina sobrang dami ng tao sa sentro. Hindi ko lang na video. Kasi marami na din yung hinahawakan. May phone, tapos may mga item yung mga binili natin. Hindi na natin nakuhunan ng video. Which is alright. So, eto na lang yung way natin pabalik. Ikwento ko na lang sa inyo. And, ayun. Medyo nahirapan ako dun sa part ng paghahanap ng parking. Kasi, when it comes to parking, lalo sa city, sobrang hirap. Una, yung parking ay sa left side lang. Kasi sa right side, no parking na yan. Kasi tutukan yan or... ano yan, LGU regulation. Sa left side naman, kung saan ka pwede mag-park, wala namang space. So naka-apat muna akong ikot bago ako nakahanap ng available parking slot, which is sa tapat pa ng bangko. Yung parking nila ay intended lang dun sa ano, sa mga kliyente nila. So ako naman, may nagbabantay kasi dun, nakiusap lang tayo na kung pwede, ay lintik na yan. Kung pwede makipark lang muna ba? Kumayag naman, binigyan na lang natin ng konting ano, konting pampalubag loob. Ganun naman dito. Ay kahit naman saan pumunta, marunong ka lang. Kahit naman saan ka magpunta, basta marunong ka lang makisama. Good siyan eh. I'm not sure bakit mabagal yung traffic. Pero ang alam ko, ginagawang one way to. One way yung daan na to pag gantong oras. Pero bakit may kasalubong pa din tayo, which is quite unusual. Kasi ginagawang one way to eh, to ano daw eh, kasi gantong oras uwian na yan ng mga tao, wala na yan. Kanya-kanyang uwi na yan. Ewan ko lang ngayon bakit hindi yan. Bakit hindi pa nagiging one way. Sa left ay sa right nyo, yan yung dating cementer. Actually, cementer yung pa din yan ngayon. Loaded lang yung cementer yun na yan. Tapos, sa left nyo, yung St. Peter's Chapel. Tapat nyan ay yung Leyeco or Leyte Electric Cooperative. In charge sa mga ano natin, sa kuryente. Tapos sa tapat naman ng Leyeco ay yung Badong's Food House. Naghanap ako ng bulalo. Nagbibenta daw sila ng bulalo pero nung tinanong ko, wala daw. Ano kaya yun? Ay, Lord. Nakalimutan kong bibili pala ako ng item. Eh, wala ng pera eh. Paka na lang. Ay, nako, napaka slow traffic. Maubos yung gas natin dito. Napaka-slow ng traffic. Ilang minutes na to? 6 minutes? 8 minutes? 6 minutes na tayo nagdadadaldal. Anyway, kasi sabi ko itutur ko kayo sa ano eh, sa biyahe ko, magtyaga tayo. Tiisin natin yung traffic ng pare-parehas. Pero automatic siya. May nakasalubong tayong city din, kaso automatic siya. Automatic.
ako hindi lang siguro ano, na-mention ko na yata to sa ibang videos ko na old school kasi ako eh. I prefer manual cars over sa automatic. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Anong preference nyo? Manual ba or automatic? Kasi, ewan ko, pero nakaka-enjoy mag-drive ng manual. Like, pagpapalit-palitin mo yung gears. Although sa una, maano talaga siya, nakakalito. Lalo pag hindi mo pagamay yung sasakyan at saka yung flow or yung sequence ng transmission sa manual. Pero, napapractice naman yon. Sana yan lang ba? Tapos pag masanay ka na, nakaka-enjoy na. Pero hindi talaga ako marunong mag-drive ng automatic. Lintik. Ito, kay City, manual. Kay motor, manual din. Hanggang doon lang tayo. Mahilig tayo sa manual. Ayan natin sa mga automatic. Hindi naman sa ayaw, hindi lang natin afford. Yun ang realidad. Hindi natin afford ang automatic transmission. Pero ako personal favorite ko talaga yung manual natin. Manual transmission ng mga sasakyan. So ito, traffic tayo ngayon. Magbulahan na lang muna tayo. Habang tayo ay inuulan-ulan. Ang sarap siguro mag-milk tea ngayon. Kaso maulan eh. Although wala namang relation yung milk tea at saka ulan, pero wala lang eh, nakasalubong na natin yung kapitbahay na yun. Ay nako, bakit kasi alam ko na kung bakit na nagtitraffic. Ito to sa may ano, Coca-Cola Junction. Yung mga hindi pa nakakauwi ng Tacloban dyan ng ilang years na, so ito yung pag umuwi kayo, ito yung expect nyo, lalo pag gantong oras. Okay? Kasi you know, hindi naman to ganito dati. Hindi, mas malalapas pala talaga dati. Malala dati. It so happened kasi na may ginagawang mga pipelaying projects doon. Kaya ito, nagtitraffic sila. Which is for the benefit naman of everybody. So kaya nga nilalagyan nila, sorry for the inconvenience eh. Para din naman sa inyo to. Yan yung usual na linyahan ng mga naggagawa dyan. So on your left side is yung Tacloban Astrodome. Hindi lang natin mapivot yung GoPro natin kasi I'm holding something sa right ko at saka I'm holding the wheel sa left ko. Sige, tawid. Putik. Liko muna bago lingon. Walang ya, pero sige, ayan nyo. Ito kasi sila, wala akong problema sa mga to eh. Wala akong problema sa inyo eh. Pero pag ano, pag hindi ka namang, halimbawa pag ganyan, maluwag, puta, tumabi-tabi din. Oo. Hindi yung edi porket ganito maluwag yung kalsada eh, hindi mo na i-share din natin. So wag tayong ano, bigayan lang ba? Bigayan. Kasi lahat naman tayo gustong makauwi. Lahat naman tayo gustong makalis sa kalsada. Bigayan lang. Actually, diba? Mayroong isang, di ko lang sure, pero parang may move yata yung government na i-disallow yung passage ng mga ganon, MCH, sa mga national roads. So ibig sabihin, dun sa mga diversion, mga maliliit na kalsada, pwede kayo doon. Oo, wala kang sinasabi. Dinidisallow lang nila dito kasi siguro to decongest na din yung ito nga yung traffic na na-experience natin, yung congestion na na-experience natin. Just to decongest ba yung daan. And at the same time, may iwasan yung aksidente. Hindi ko naman nila lahat, pero marami talagang ano, maraming tao yung alam mo yun, nung natutulang mag-drive, lalo sa motor, parang kung sino na, di ba?
kesyo may lisensya na, hari na sa daan, ayaw na tumabi, ayaw na magbigay, huwag tayong ganon. So, magbigayan pa din tayo because the license itself is not a right, it's a privilege. Anytime pwede yung bawiin sa inyo, pwede yung bawiin. So, pag hindi na gagamit ng maayos, ang ganda talaga ng Prius sa likod. Ano? Yung Toyota Prius, maganda talaga siya yung likod niya. Pero sa harapan, hindi. Hindi ako fan ng Prius pag front view. Pangit eh. Pero yung likod niya, astig. Para siyang ano, hatchback na sedan. Astig no, hatchback na sedan. Uy, si nanay. Ay, uwi na po. So, wala naman palang pipe-playing eh. Nakaka-traffic lang talaga dun sa may Astrodome. Yung mga lalabas ng BNG subdivision. Sila yung napagka-traffic. Ayan. Halimbawa, ganyan. Nagbibigayan. Pinapaula tayo. So, unan. Yun. As I was saying, ang license, hindi yan. Hindi yan karapatan. Privilege yan. Binigay yan ng nakararami or ng authority. Sabi natin ang nakararami kasi pinutuan nila yan. Binigay yan sa'yo para i-exercise yung privilege mo sa proper usage ng daan at saka ng pag-operate ng makina. Pero huwag natin kalimutan yung basics, yung basic road courtesy, yung defensive driving, mga ganon. Mga seminar about safety driving, nandoon yun. Huwag natin kalimutan. Exercise pa din natin. Maulan na hapon sa inyong lahat, guys! Ako recently, nagpa-renew pa lang din ako ng ID ko eh, ng driver's license ko. Akala ko peke eh, pero nung inilawan ko ay legit naman pala. Madali lang magpa-renew. Sa una lang talaga, yung mag-apply ka pa lang yung mahirap. Ang daming matagal at saka ang daming kailangan. Hindi naman ang daming kailangan. Matagal lang talaga. So, ayun, malapit na tayo. Siguro I will end this, nakailang minutes na ba to? 14 minutes? Sige, gagawin kong 12 minutes lang to kasi marami akong dead air. Hindi naman. Siguro ano, tignan natin. So, ayun guys. Kung umabot kayo sa part ng video na to, thank you for watching. Thank you for watching. Much appreciated. Kahit walang kwenta tong content na to, pinag-usapan lang natin yung traffic at saka yung expect mong weather dito sa province, yung traffic sa province, yung mga EOs or LGO regulations regarding sa mga motor or sa mga vehicle na gumagamit ng kalsada, yung road courtesy, discipline at saka lisensya. Ayun, again, concluding words, your license is not right, it's merely a privilege given to you by authority, which in turn can be confiscated if used the other way around or pag magkasala. So ingatan natin, maintain natin at saka mag-adhere tayo sa mga ano, sa mga road discipline at saka regulations ng LGU. So that's all for me guys. Thank you for watching and then maulan na hapon sa inyong lahat. Huwag kalimutan mag-click ng pag-subscribe kung bago pa lang. Mag-notification bell kasi marami pa tong mga naka-scheduled uploads. Like, comment, share. Tapos kung gusto niyo mag-comment, mga pandagdag niyo dyan sa comment, i-comment niyo lang. Okay? Thank you.